Good And afternoon. yeah, iba-iba tayong time zone. Morning, noon, and night. So good morning to all the people watching on the live stream and watching on the replay. We have a very, very special guest straight from Guam, the Chef Rox Calyao. And Kailao. So I'm excited, Nancy, to get to know Chef, no? I know, grabe yung resume. But I think I want to hear more stories from Chef Rox. And very inspiring for a lot of people who are in the industry, starting in the industry. So, guys, if you're, please join us. If you have questions, please feel free to, you know, put the questions in. And if you know Chef Rox, please share this video to everybody. Like and subscribe to our awesome planet as well. So especially our classmates and their children who want to be chefs. Oh yes. And my name is Anton Diaz, together with the Adobo Queen Nancy Reyes Lumen. This is Awesome Live with Chef Rox Kailao. Can you do a short English short film? All right, Chef. So we're streaming live in Facebook, YouTube, Twitch, and Kumu. Maybe just to get started, para for people to get to know you, can you share us, pa, how did you start in your culinary career? Okay, syempre, nag-start yan during your childhood. Yung sinasabi ni Nancy na culinary DNA. Nag-umpisa yan sa mga lola ko, on the father side to, dahil hindi ko na meet yung lola ko on sa mother side. Nag-umpisa yan sa lola ko sa Cavite, and during that time, malinis pa Manila Bay, so may mga oysters, may mga tahong, you can eat as much as you like without getting red-tide o ano. Tapos, Yung kapis ang talagang hindi ko malilimutan. Ina-adobo dati yun. Ang kapis ay nalagay sa bintana ng mga ano, lumang bahay. Pagkatapos doon, ang childhood memory ko sa pagkain sa Cavite were like the quesong puti, bibingka, at yung pandesal nila. And at the same time, yung mga fattened baka sa galing sa Batangas. Oh. Okay. Pag Batangas, ano sila, force-fed, tsaka mas malambot. And during that time, fresh was the best. Hindi pa known yung aging. Dati nung pagsariwa, pinakamaganda. Pinakamaganda best. Okay, and at the same time, natutunan ko rin at a very young age na yung mga different parts na masarap, yung tinatawag na mga sinuso ng dumalaga na nahihingi lang, masarap gawin soup. Yung bulalon ang ginagamit, hindi siya kung hindi yung tuhod. Tapos yung, siyempre, yung liempo, yung batok ng baboy. Ayun ang pinaka-istorya ko sa lola. Ngayon, when it comes to family, sa family man, ang tatay ko every weekend, nagluluto yan. Nagkakatay kami ng manok, tinitik-tik yung leeg, inaapakan yung pakpak. Tapos yung dugo, ginagawa namin blood sausage. Kukunin lang yung dugo, tapos nalagyan ng bigas, tapos steam na, blood sausage na yun. Tapos tinitinola namin, may mga itlugan pa, etc. Pero my mom was the best. Okay? Kung sasabihin ko sa iyo yung culinary DNA ko, Oh, yes. It's going to be a tribute to my mom. Kasi siya talaga perfectionist, lahat ginagawang tama, ayaw kumain sa labas dahil alam niya gawin eh. Tsaka alam niya it's a rip-off. Nanghihinayang siya. The only so from Cavite, Chef, no? Your mom's family from Cavite? No, that's my dad's family. Saan yung mom mo? Ang mom ko, Pasay eh. Metro Manila. Sa Manila, Pasay. Oo. Tapos, ang mom ko, talagang culinary genius niya. Yung taste niya, inaamoy pa lang, alam na kung anong kulang. May magic touch eh. Pag galawin niya yung pagkain, alam niya kung asin ang kulang, kung tamis ang kulang, kung anghang ang kulang,
kung pakla ang kulang, kung acid ang kulang. Pag ginawa ka niya na, naiiba na. Ganun. Pero ang pinaka-beneficiary niyan ng DNA namin sa pagkain ay yung mga anak namin. Yung anak kong panganay, Katrina, who is a culinary graduate sa CIA. Iyon ang sa tingin ko ang Harvard ng culinary school. Yes. Ganun. Tapos yung isa ko namang anak, kumuha ng business, marketing, ano siya ngayon, targeter ang tinatawag. Pero hindi namin alam, nag-bloom. Ang galing magluto pala. Ngayon namin na-discover. Oo, tsaka ang mga linuluto niya, mga advance. Nagluluto ng mga croissant, na hindi naman nagluluto dati ng tinapay, tapos nagluluto ng kung ano-ano na talagang advanced at gourmet. Tsaka yung mga ginagawa niya, mga combination of herbs and spices, ang bilis matuto, talagang nasa dugo, talagang mana-mana. DNA talaga. Sila nabuhusan ng mana. Pero chef, when I just, I'm sorry, Anton. Sorry. And then, how did you get started? Parang, may mga culinary school na ba during that time? And, paano yung, how did you progress? Okay. Nancy has a question. Before that, going back to your story, yung sa, ano yung tinatapakan yung pakpak ng manok? Bakit? Para hindi lumipad, para hindi pumala. Ha? Nakapaganyan, aapakan mo. Aapakan mo. Dahil ang power ng manok wala sa paa eh. Nasa pakpak. Oo. So pag inapakan mo 'yun, hindi makakapalad. So tinitik-tik meaning parang halas. Kasi tatanggalin yung buhok dito. Pagka tanggal ng buhok, pinupukpok na pa ganyan para yung dugo magpunta lahat dito. Tapos ginigilitan doon. Tapos sasahura namin ng tasa para doon tumulo ang dugo. Tapos lalagyan ng hilaw, bigas sa dinalagay. Ini-stab lang, tapos mami ako na. Blood sausage na. Oh, ayun. Okay. Thank you. Well, tapos yung tinola nun, yung mga inahen na pagbukas mo ng may mga itlog na makikita ka maliliit na hindi pa na-fertilize o hindi pa nagmamature. Kaya ang sarap-sarap. And during that time, hindi kami nagpapatis. Yung sabaw, nalagyan lang namin asin. Okay. Tapos lahat kami nangangamay. Actually, dumalaga yun. Meron ngayon nagtitinda ng ganyan sa Marikina, sa kanyang arroz caldo. Exclusive, puro arroz caldo na may itlugan. Oo, yun ang talagang dinaday. Ibang klase ang sarap talaga. Eh, naabutan ba ni Anton yan? Anton? Hindi na nga. Ano bang panahon to? Ano bang circa to? pero hanggang ngayon, kwan pa rin. Yung native chicken, inaano pa rin ng mga marunong kumain. Ang gusto nila native dahil dahil yung feeds nila sa wild eh. Iba ang lasa nila, may pagka-gamey. Saka ang isa pa, ang ginagawa nilang pambalahibo, hindi tubig diretso. Sinusunog nila. Kaya pag ginawa mong tinola, kala mo may bacon, may smokiness siya. Yeah. Kaya naiba, mas lalo na yung feeds. Siyempre, you are what you eat. Kung ano kinakain nila, yung lasa nila, kung corn o grass-fed o ano. Pero ito from the wild, ang native. Kaya talagang mas masarap at malasa. Kaya lang, since nabanat sila, matagal palang butin. Dahil na-develop yung muscle eh. Uh-huh. Ganon. Going back to your question kung paano ko na-umpisa. Paano nag-start? Okay. Nag-aaral ako architecture dahil gusto ko mag-build o ano. Eh nung nalaman kong fourth year na ako nung nag-shift ako sa HRA, sa Hotel and Restaurant Administration, nag-shift ako, fourth year na ako. Dahil during that time, nagbo-boom na mga hotel, dadating yung mga bankero, yung monetary fund, at kaya HRA ang napili ko. Makaka-earn ka ng degree na nagpa-party ka gabi-gabi. Nagluluto kami, gumagawa kami ng function, may mga team parties kami, tapos pwede uminom sa eskwela, kaya enjoy na enjoy. Tsaka yung kami magkakalapit lahat, like one family. Hanggang ngayon, magkakalapit pa rin kami, nagkikwentuhan pa rin, may
may ano kami, may ano sa Viber ba tayo o sa ano, Nancy? Sa WhatsApp? Sa WhatsApp, ando kami, ando lahat. May mga reunion, may mga birthday at lahat. So you're updated. Tapos, hindi lang panay party, pati yung ano, yung professor namin nasa Batanes, tinutulungan ng mga taong nakakakaya, ang mga tao sa Batanes nagpapadala mga relief goods dahil madalas ang bagyo doon, etc. etc. Okay. Anyway, after UP, what? Hindi, ganun nga, no? Kaya ako napunta sa, nung umpisa, HRA, gusto ko forma, gusto ko naka-Amerikana ako, gusto ko maging hotel manager, ganun. So, ang pinasukan ko una, sa front desk, sabi ko, etong stepping stone. Ganun. Anong nalaman ko, andaing bulilyaso sa umaga. Pagdating mo sa gabi, sa'yo babaksak lahat, may hindi mo alam kung ano nangyayari. Na-disillusion ako. Sabi ko, ayoko na nito. Hindi para sa akin to. So, ang nanay ko, magaling mag-corn beef, magaling magluto. So, sabi ko, eto, magpapagkain na lang ako. So, nag-meat processing ako. Gumagawa akong corn beef, gumagawa akong langganisa. Tapos, ang talagang corn beef namin, ang tawag nga sa akin, kuhan eh, tinalo ko raw yung dati kasi ang the best ako, ang mga libis eh, sa corn beef. tinalo ko sa sarap at ano yun. Tapos yung produkto ko na expand na Tagaytay, umaabot na sa Visayas, mga ginagawa ko lang hanggang nadapa na naman ako. Nung nadapa ako dahil sa bagyo, may mga limang chest freezer ako, punong-puno. Eh, ang bagyo sa atin, yung mga dading, yuling, mga ganun. Ang brown out eh, umaabot ng linggo. Wow. So, masisiraan ka kahit frozen yun. So, sinail ko, tapos sa disillusion, sabi ko, magtatrabaho na lang ako. So, ang una kong trabaho, yung ano. English muna, English. I went to a coffee shop. Our neighbor had a coffee shop. It was called Bleed Coffee Shop. It was in the Delta Theater building in Quezon City. So okay. I managed that for a while until I outgrown it. Sabi ko, masyadong, this operation's too small for me. So I have to get something else. Si Sandy Dasa, kababata ko. Okay. Ah, talaga. May restaurant. Oo, may restaurant sila. The best French restaurant. Not only French, the best restaurant in Manila during that time. Abon Vivant ang pangalan. And during that time, yung mom niya, madalas sa Paris, nag-i-import ng mga chef, world class chef. Si Paul Bocuse, talaga number one on top in the world. Tsaka yung si Gaston Lenot, number one pastry chef. Nadadala niya sa Pilipinas at gumagawa sila na tinatawag nilang dinner of the century. Sila gagawa ng menu, tapos bebenta nila ilan seating at kung sino-sinong mga sikat, dignitaries, tsaka big names sa Pilipinas ang nagpupunta. So, binulungan ko si Sandy. Sabi ko, Sandy, tanong nga sa nanay mo kung may opening dyan. Sabi ni Sandy, oh sige. So, nag-work ako roon. So, ang totoo nga naman, ang pinaka, si Paul Bocuse was connected then, but he was handpicking the chef that ran the restaurant. So, mga trade niya. So, parang siya na rin yun. Okay, yung nagka-dinner of the century, he wasn't able to make it. He sent his chef, tsaka si Gaston Lenot, he was able to make it. So pagdating ko sa Kwan, sa Ubon Vivant, I was like the food and beverage director. I was at the back of the house, nagko-costing, titingin ng service, kitchen operation, at ganun-ganun. At during that time, their trade secret was their recipes. Walang makakaalam yan. Bawal lumabas. Tapos sabi ko kay Tita Nora, ang mama ni Kwan, si Nora Dasa, sabi ko, Ma'am, paano ko magagawa ang mga costing nito? How can I manage the cost?
if I don't know what goes into a dish. Gumawa ng meme si, ano, si ma'am. At sinabi, okay, ako lang ang pwede. So during that time, I was duplicating the recipes at home. Doon ako nahilig sa pagkain talaga, yung onion soup. Oh, galing. Yung mga sauces and etc. That's where I was exposed. And after a while, lumipat ako sa Paiso. Naging F&B coordinator ako. And after that, pabalik-balik, na-board din ako sa Pines Hotel kasi it was a family-owned, mahirap anuhin. Then I went to Philippine Village Hotel as a sports club manager. In-endorse ako ng classmate din namin sa HRA. Dahil babae siya, hindi niya hilig ang HRA. And doon naman ako na-expose sa corporate. You know, may mga meeting kayo. I was a department head also. So nakita ko yung big picture on how to run a big operation. And after that time, ba't ba ako umalis doon? Nag-catering na lang ako. Nag-gumawa ako sa sarili kong business. Nag-catering. I was cooking because of my knowledge. Kasi nung nasa Hotel Mindanao ako, I was involved with cooking also as a F&B manager. And okay. Yung mga chef namin was also foreigners, mga Swiss and German. So ang strength nila was sa mga charcuterie, which is like yung mga making sausages and, you know, processed meat. Married ka na nun? Hindi pa. Ah, hindi pa. Okay. Secretly lang. And then after that, nag-catering na kami. I was doing like kasi dati noon French was the biggest cuisine of all. Pag sinabi mong French food, talagang saludo lahat. Wala nang ibang cuisine kung hindi French. Tapos nakakagawa kaming sa catering, nag-inject ako ng mga French food, etc., etc. And I was working and I was hands-on, pero hindi ako naglilinis. Meron kong entourage sa likod ko na tigalinis. So I was working from one station to another. Laging malinis yung station ko. Until, kailan ba yun? Mga 83 when Ninoy Aquino was assassinated. Okay. We decided to go to the States dahil alam na yung magkakagulo na. Ganon. So, kasi ang my wife ko, immigrant. Ganon. Okay. And doktore asawa ko. And she finished her training sa States. So, nagpunta kami sa States with a one-year-old daughter. Binenta namin lahat ang ari-arian namin. Wala kaming pera. Wala kaming pupuntahan. Nagpunta kami sa Washington, D.C. dahil may ate yung may ate yung asawa ko ron. And she supported us for 6 months by giving an apartment free of charge. And during that time, yung fund namin was one way. Out. So I decided to look for a job. And during that time, my wife was going to review classes para makapasok siya sa residency. And during that time, it was so hard kasi clinos yung mga medical foreign graduates dahil yung sa Barbados and around the area outside the United States, lumabas na yung mga American graduates. Kaya sarado yung kwan, yung door sa mga foreign graduates. Eh, ang apelido ng asawa ko, manalastas pa naman talaga, alam mo na foreigner. Hindi kagaya ng iba niyang ka-eskwela na nakapangasawa ng mga American sounding, natanggap ka agad siya, hindi. Ganon. So, during that time, tama-tama, binild nila yung JW Marriott. It was the first Marriott hotel that bears the initials JW, yun ang flagship nila. Okay. Na major W. Tsaka yung location was very central, malapit sa White House, malapit sa Smithsonian, at
may malaking building na andun yung National Theater at lahat. So, nag-apply ako. Wala akong papeles pa noon. Dahil ano pa lang ako eh, under petition pa ako, hindi pa ako pwede magtrabaho. Pero nung nalaman ng chef na may relasyon ako kay Paul Bocuse, nanlaki yung mata. Ah, talaga. Hinila ako sa isang kwarto, usap kami rin, ano yung mga recipe mong ano, ganito, ganun, ganun. Sabi ko, alam ko lahat gawin niya dahil ano ako, nagtatrabaho, nang bola na lang ako, sabi ko, nagtatrabaho na ako sa kusina. Sabi niya, sabi ko, tapos sabi ko, wala akong papeles, don't worry about that, I'll petition for you. Ayun na, tapos ang tamang-tama naman, marunong akong French cuisine. At tapos, Asian ako, may pagka-Chinese at yung isa namin outlet, twin outlet kasi yung sinasabi kong Celadon, it was a French and Oriental cuisine combined into one. Okay. Nung in-interview ako ng F&B manager, may mga magagandang suggestion ako nabigay when it came to menu planning. So, mabango-mabango ko. Hinahay ka agad ako. Ayun. Tapos eh, ano bang tapos doon? And I think it was one of my best training experience na naging chef ako. Ang dahil kong natutunan doon, halos lahat ng natutunan ko, doon nag-umpisa. And at the same time, I went to the culinary school. Ganoon, sa Washington, D.C. I took up all their courses, executive chef, executive pastry chef, and catering. Wow. And during that time, we were really struggling. Mahirap kami, wala kaming pera. So, at saka ako pa lang nagtatrabaho noon. So, I tried to make the best of it. Tsaka kahit hindi ako masyadong, hindi talaga, wala akong professional chef experience except my catering. I really strive to be good. Kagaya ang sinasabi ko kanina na papasok ako 1 to 2 hours early and I will go home 1 to 2 hours late off the clock. But I was well paid for in terms of, you know, gaining my experience and my skill. Ganun, nabayaran din yun. And there was a time wherein I was going to school and I had 2 jobs. Pumasok din ako sa isang well-known restaurant sa Washington, D.C., yung Occidental. Ganun. Galing. And yet, meron kang 1-year-old na anak. Oo, oh, may 1-year-old na. Tapos yung experience ko, etong maganda. Sandali. Nance, ang galing na mga story na to. I love this type of story. Oh, yes. There's more. There's more. Tsaka meron pang yung ano yung kikwento ko tungkol kila King Pat, yung pag dumadating yung mga royalty. Flowing ang pagkain. Ang mga kabyar, naku, kilo-kilo talaga. Ang daing natitira mga foie gras. Doon ko lang, dati ang foie gras sa lata ko lang nakikita eh. O kaya ano eh, giniling na eh. Tsaka during that time, karamihan ng mga gulay, mga produce, hindi ko nakikita, sa libro ko lang nakikita. So, ang product identification ko, sa grocery ako nagpupunta. So, ito pala ang romaine. Dati walang romaine sa atin, panay Baguio lettuce eh, tsaka lechugas Tagalog eh. Pero doon nakita ko may red leaf, radicchio, etc., mga endive, tsaka kung ano-ano. Paganda talaga yung experience. Tsaka ang maganda, Washington was a melting pot dahil andun yung mga embassy lahat eh. So lahat ng, halos lahat ng bansa na member ng United Nations represented doon. Kaya may mga tindahan doon sila at pagkain na matitikman mo at makikita mo kung ano yung culture tsaka pagkain nila. Tapos noon, during the time din, nakaka-uwi kami mga tira-tira. Pero may paalam, ha? Hindi nakaka-uwi. So, nag-uwi ako. Nakakahingi ako ng saffron, nakakahingi akong foie gras. Wow. Nakakahingi akong kabya. Kaya yung anak ko, yung panganay ko,
expose siya sa masasarap na pagkain. Si Katrina, na marunong may inborn yung panlasa niya. Mm-hmm. Yung pinatikman kong foie gras, ano ba ito? Nakong sarap na ano, sabi niya, parang mantikilya na may added flavor. Uh-huh. Yan ang description niya sa foie gras. Tama nga naman, nagme-melt sa mga. Tama nga naman. Yung saffron, tawag niya, yellow sauce. Dahil pag magawa akong saffron sauce noon, lalagay ko sa mga isla tsaka kung ano-ano gustong-gusto niya. Tapos yung pinatikim ko ng caviar, ito mga beluga, sabi niya, wow, ang sarap nito. Nag-explode yung ocean sa bibig mo. Sabi ko, I was so impressed na nalalasahan niya yun at nade-describe niya kung ano yung nasa isip niya. Kaya tamang-tama naging chef niya. Pero siya naging chef late in her life. Nung umpisa, ayaw niya. Maliit pa siya, inaano ko na eh. Ayaw niya. Inaiaya ako na mag-chef. Ayaw, sabi niya, I have other plans. Pero natutunan niya. Ando na yung DNA. Oh, ang sinabi niya na eto na, this is what I've been looking for. So this is it, ang sinabi niya. And I love it very much. Okay. Yung ano, mga experiences mo, yung sa sheep, yung sa sea fad. Ano, siya ba? Si King Fad? Ano? Yung si King Fad. Si King Fad. Tsaka si Gordachog. Yeah. Ano yung experience mo noon? Sandali ah. Anyway. Meron ko siya, tanong mo, Anton, yung Charles Bronson episode niya. alam mo, ang Washington, D.C., it's also known as the murder capital of the U.S. dahil sa mga drugs, ang daing crimes. Pero ang Washington, D.C., ang daing mga area, yung mga northeast, southeast, etc. Pag nasa northeast ka, medyo nasa safe ka. Pag magpunta ka sa southeast, medyo delikado na ang buhay mo. Pag pumupunta ka rin, kailangan i-akit mo yung bintana mo. Ngayon, ako, night shift ako, nagtatrabaho, gabi ako, umuwi. So, one night pa uwi ako, hinabol ako ng itim. Oh. Siyempre, during that time, pagka Asian ka, hindi pa sa kanila noon ng karate o ano. Sabi ko, I know karate. I'm gonna eat you up alive. Hindi, siguhay sa drug. Ganun, tapos tinanggal ko yung jacket kong ganyan. Sabi ko, pag magtanggal ng jacket to, in the middle of it, na nakatali ang kamay niya in between, ano, susugurin ko to, hindi makakapalag dahil nakatali, hindi nagtanggal ng jacket. So, one step forward siya, kapunta sa akin, two step backwards ako, maya-maya, karepas na ako. Tapos, pag-uwi ko, sabi ko, I have to do something. Sabi, anong, hindi kutsilyo dahil bawal ang kutsilyo. Ang ginawa ko, yung napanood ko si Charles Bronson, kumuha ng medyas, linagyan ng coin, naging parang David and Goliath, pang ganun niya. So, dinala ko yung weapon yun. So, on my way to the subway station, nagpa-practice ako, no? Iniikot-ikot kong paganyan. Pag ikot kong ganyan, tumama sa ceiling yung medyas, sumabog yung mga coins. 30 minutos ata ako nagpupulot. Ay, nako. Tapos nun, umuwi na lang ako. Sabi ko, uwi na lang ako maaga. Hindi na ako mag-hangout. Dahil dati nun, ang gawain ng mga tao sa food service industry, pagkatapos ng trabaho, dadaan sa bar, mag-go one or two shots, tapos uuwi. Ganun. Kaya yung, I live in a very good and nice neighborhood. Kaya lang, nung nagkaroon ng subway in that area, naging accessible sa mga ano, sa mga hindi karapat-dapat na andoon. So, yun ang pinaka basic highlight. Pagkatapos nun, saan ba ako nagpunta? Okay, nakakuha na ng trabaho ang misis ko. She has to go to SUNY, yung State University of New York. Doon siya magte-train. So, she had to move to
upstate New York. So I had to quit my job and join her after a year dahil mahirap yung nag-iisa siya, may anak na walang maiiwanan eh. So pumunta ako rin na walang trabaho. Then nagpatulong ako sa Marriott na ihanap ako ng transfer. Walang nakuha, pero I ended up working with a Marriott also. That was very ironic. Pagkatapos ang pinagtrabahuhan ko roon, yung 38th floor restaurant. It was the highest building in downtown Buffalo, New York. So pagkakat mo roon, pagpasok mo, bukas yung elevator, makikita mo yung tubig, yung mga building, tsaka mga lights. Kaya I had an easy time there kasi pagpasok pa lang nila eh. Set na yung tone. Maganda na yung mood nila. Kaya konting kalabit na lang, masasarapan na sila sa pagkain. Mm-hmm. Ano ka na nun? Executive chef. Oh. You were one of the few Filipinos who were executive chef at that time, di ba? Hindi pa masyado maraming Filipino chefs na executive chef. Tsaka going back sa tinatanong mo, Anton, kung may mga culinary school na noon, nung nasa Pilipinas pa ako, wala. Most of them were in Europe or in America. Na so ang stepping stone talaga ng mga chef was through the back door as a dishwasher. Doon sila nag-umpisa, nagiging helper, tapos tumataas. Pero ngayon, isasayin ko na ang kwan eh, culinary school eh. And I believe that there's an oversupply of chef sa Philippines, sa kadamihan ng kwan. Kasi it became a fad also. Lahat gusto mag-culinary. Naging fad. After Buffalo, what happened? Okay, ayaw namin sa Buffalo, New York because it was too cold. Ang lamig. Halos 3 months lang ang init. And the days were shorter. And the snowstorm was grabe. Ang snow nasa tuhod mo na, may pasok pa rin. So, And pag konti ang liwanag sa amin, very depressing. So, We went back to Washington, D.C. So, sa Washington, D.C. naman, nagka-opening sa Sheraton. I was able to get the chef job over there, executive chef. Wow. Ayun, and paano ba yun? Well, as executive chef, you had different races of chefs under you, and they knew you were a Filipino. Oh, meron kang executive sous chef, meron kang mga chef. Walang discrimination with you being a Filipino. No, during wala, the time. Wala. Sa DC, wala masyadong ganun eh. Okay. Wala masyado dahil it was a melting pot. Tapos yung mga chef dun, andae, may mga Indian, may mga European. Ayun, kaya lang, ang hirap doon, ang mga karamihan tauhan mo was Hispanic, hindi marunong mag-English. Pero eto pa, ibig nakakatawa nga, yung isang Hispanic, sabi ko, okay, you go to the storeroom, tingnan mo kung ano kailangan natin orderin, you put it on this piece of paper. Doon sinabi, eto, kailangan natin ng flour, kailangan itong ganito, eto na lang natitira. Tapos yung isa, ang nakalagay, kailangan natin ng this side up. No read, no write pala. Kinokopya letter per letter. Alam niya kung ano yon pero hindi marunong magbasa. At ang alam niya lang isulat ay yung signature niya para sa cheque. This side up. Doon ko lang na-discovery na ano. Nung una akong pumasok doon, sabi ko sa GM na nag-interview sa akin, baka hindi ko makaya to dahil pan-Hispanic ang tauhan ko. Sabi sa akin,
Pilipino ka eh, kaya-kaya mo yan. So kitchen Spanish, natuto ka mag-kitchen Spanish, ganun. Oh, kitchen Spanish. English Carabao, Spanish Carabao. Ganun. this was during the recession. So I was keeping my own books. Alam ko, I kept track of the sales and the expenses. So bago pa lumabas yung ano, yung report ng accountant, alam ko na kung ano yung food cost ko, tsaka kung ano yung mga overhead cost ko, kasi I was doing my own computation. And my main concern was to make the company profitable because of the recession. My focus was on the costing and profitability, not on the quality of food. Kasi ano ito eh. Kailan to? 90s? Hmm? 90s? When's the recession? Oh, 90s. Early 90s. Mid-90s to early 90s. And then, after this, na may isa akong kaibigan, Sir Lankan, na nagtatrabaho sa Renaissance Hotel. Sinabi niya sa akin, umalis ka na dyan. Wala na mangyayari sa'yo dyan. Napakaliit yung operasyon. Pumunta ka sa Renaissance, may opening. So, ayun, I applied sa Renaissance Hotel and I was accepted. And during that time, magulo ang Renaissance dahil yung Hong Kong i-give up na ng mga British to give back to ano. So yung mga pera sa Hong Kong ang daing lumalabas. I think one of the Hong Kong groups try to buy Renaissance, tapos ang Marriott nakabid din. And I was at Renaissance mga 2 years lang. And during that time, gumaganda na rin sa Pilipinas. Ang dollar noon from 55 because of the regional recession, bumaba na at naging steady sa 26. And yung peace and order, umaayos na. So, nag-usap kami ng family. Sabi namin, it's time to go home to pay back. Dali na natin kung ano natutunan natin dito sa Pilipinas. Payback tayo. So, we asked around, kamusta ba dyan? Okay na ba? Ganito, ganun. So, we decided na to go back. Pero I told my wife, hindi tayo pwedeng umuwi sabay-sabay. Mauuna ako to set up kasi pagpunta natin dun, umpisa na naman tayo. Walang bahay, walang titiran, o gano'n. So, nauna ako. Naghanap ako ng... Kasi the easiest was to look for a job. Eh, sa Pilipinas, mas matindi ang discrimination kaysa sa Amerika. Ganun ba? Dahil nag-i-interview sa'yo, mga puti eh. Yun ang mga, ano, pag nakita ng ano ka, ibang kulay ng balat mo, babarating ka na. Okay. During the time, Nancy, sa Manila Hotel, inoferan akong ano, parang napakaliit na nakaka-insulto. Parang gusto ko sabihin, mas mahal pa yung Amerikana ko sa inooffer mo sa akin eh. Ganun, I was so frustrated. So, binalikan ko yung dati namin business. Rina ng kapatid ko at inayos niya, in-expand niya, and then with my expertise, pinataas ko. Ganon. Until I outgrown it and decided to be on my own. But before that, the interim was, you know, catering, managing a school canteen, international school. Ganon, with Sandy Dasa also and some friends and family. And then I decided to be on my own. Pero itong on my own ko, it was like a corporate setting. May mga partners o ano. I established a
Cafe San Chantrell sa Cafe Chantrell. Sa Pasay Road. Pasay Road. And it was like an immediate hit. Dahil naiiba yung pagkain. Kasi during that time, Mediterranean was upcoming. It was the food of the future. It was healthy and masarap. And it was different. Ganon, after a while, with Chantrell, ako pinakamalaking investment. Ako pinakaunang pumapasok. Ako nagsasara. And they did not treat me very well. Ganon. Dahil ang tingin din nila eh, porkit ba? Hindi, kusinero pa lang. Ganito, ganon, ganon. So, I decided to go on my own. So, ayun ang birth ng Katray Restaurant sa Tomas Morato area. Katray. I was able to find a place there. Garahe, may dating existing restaurant and renovated it. Ang concept ko was a food lab. It's a place for experimentation, testing recipes, galing, and whatever I'm testing or working on, I will sell it and they can dine in or take out. Pero because of some problems on equipment and some ingredients, and yung advice ng kaibigan ko na sinabi, wag food lab. Alam mo naman sa Pilipinas, pag sinabi mong lab, may mga dugo dyan, laboratory, etc. It was discouraging me. So, I changed the name to Katray lang, Katray Restaurant. Ganon. And my concept was to have high quality food, international in motive, and prices are going to be friendly, like 200 or less. Mm-hmm. Okay. And the my first menu, I had it very limited and there were no prices. Okay. At sinabi ko, pay whatever you want to pay. You evaluate the quality and the value of food and pay whatever. So I observed that most of them were paying more than double of what I intended to price them with. And some of my friends were pleading, maglagay ka na ng presyo, napapamahal ako. Balik mo yung ginayad namin sa'yo. Pagkatapos, there was this group, ginawang McDo, naku-order 3 to 4 courses, magbibigay ng 10 pesos. Kaya ko okay lang, it balances out. And after a while, ayun, depresyohan ko na dahil I just wanted to test the market on how much they're willing to pay in that area. Ganun. May I add that I remember your wife, Ruby, said, put linen tables, linen napkins, that made it first class. And I think that worked. Kasi it became a very elegant restaurant, pero the price was very, very friendly. So pero that was the second one. The first one was inside the garage. Uh-huh. Sa ano, Scout, kalimutan ko na, yung second, Scout Rallios, yung may two floors. You were ahead of your time pala, no? Sa mga Scout na yan. The food lab concept was ahead. The casual fine dining concept was ahead. Yes. Galing, ah. Oh, ganun. Pagkatapos nga, nag-stick ako sa kuha. Nag-stick ako sa 200. Ganun. Oh. Tapos sabi niya, maglagay ka namang steak na 4 gram, ganito, ganito. Sabi ko, mabibreak ko yung concept ko. Hindi ba ni magbabayad yan mga yan. Until yun na, naging open na yung mga pagkain ko. Kung ano-ano na linagay ko. Naglagay kong steak, lamb, mga foie gras, mga may pagka-exotic na iba na mahirap kunin at expensive. Naglagay ako mga saffron at iba-ibang klaseng
truffle oil, etc. So ayun na, nag-umpisa na, naging open na. So chef, and, during the time, the Filipinos are they like to experiment already during the time. Paano ba nangyari at the time? People started to appreciate fine food or oh, kasi ano sila, well-read, well-traveled, tsaka isa pa, magandang lokasyon ng Tomas Morato. Kasi ito, Tomas Morato, andyan yung network eh, andyan yung mga celebrities eh. Alam mo naman, payabangan niya mga yan eh. Oo, payabangan, andyan yung, so pag pinuntahan ka na, ditong artista to, sportscaster na to, ano, sikat ka na. Sino ba yung mga sikat na naging customer mo? Eh, ang talaga naging customer ko, mga hanggang presidente, sila Imelda, lahat nagpupunta, mga senador, mga congressman, mga maaayos na politiko, mga magnanakaw, at lahat. Pero ano, pero low profile, we treat them all, syempre may konting ano, special attention pagka, ano na, high-ranking official. Ganun, and then paano po kayo until what and then paano kayo napunta sa Guam? Is it a retirement thing or is it a work then in Guam? No, it's my wife. My wife is working here. And during that time, my eldest was in Texas, nag-aaral siya. Okay. Tapos ako, naiwan sa akin yung bunso namin, Adriana, na ano pa lang, high school, or hindi pa siya high school, elementary pa lang. And my wife was in Guam. And mahirap magpalaki ang lalaki ng babaeng anak eh. Ganon. So, we have to make a decision na magsama-sama kami for... Okay. That's for good. That's a good decision, yeah. May singit ako dyan na story. Because we were classmates with Chef Rox. One time when we would visit him and eat in his restaurant, dala-dala niya ng baby, yung kanilang baby, the second girl. So he would help, he would also be carrying the baby while waiting for him to cook. Marami akong iaya noon. Pero si Chef Rock was talagang struggling. Imagine being a father, tapos, you know, as he said, a daddy taking care of a little girl. It's not easy. It's very delicate. May family support. May family, especially, doon kami nakatira sa mga in-laws ko, andun yung mga kapatid ng asawa ko. Talagang very, very supportive sila. Kasi kung bibit-bitin ko yan habang nagtatrabaho ko, I cannot make it. Tsaka kawawa naman siya. Ngayon, nung nagdadalaga na, siyempre kailangan nanay na. Maigi para sa kanya. Mahirap yung ano eh. Yung mga pag-uusapan niya kung ano-ano na girl talk eh. Galing, galing. Okay. So, so Chef Rox, you've been winning MasterChef, no? Until now. What keeps you going? What keeps you going with all of this all athletes? Masarap yung ano eh, member ka ng association eh, it keeps you updated, tapos magkakaroon ka mga same kind of friends na pare-pareho interest nyo, at the same time masarap ang kainan at saka inuman pagka mga chef ang kasama mo. Saka syempre may mga iba dyan, payabangan, ganon yung hospitality nila, yung best foot forward nila. Ganun, hindi ka chachaniin, hindi ka babaratin. That all out yan. Okay. Nance, before you, just wanted to say, si Marinong Cocinero, always watching. Always inspired with the chefs, no? With the chef's story. Watching from Mexico. They can relate eh. Especially the younger chefs can relate to the story. And thank you for sharing the story. Kasi mga stories na to, usually hindi mo na ano, at least we're able to listen to them direct from Chef Rox. And very inspiring, especially during the time na ngayon kasi ang dami na nga culinary, no? But during the time you guys were trailblazing in your field.
No? Yes, Nancy. Ay, maraming oh, mamaya, don't forget to mention, I know you don't want, but I want the young chefs to know all the awards you got. And it was not from just being a popular or, you know, a high profile guy, because he's not. Eh. Chef Rox is not a high profile guy, but there were so many awards based on your achievement. Hindi, kasi may kahalong swerte na rin yan eh. Kasi when I went to the culinary school, I was on top of my class. Bakit? Kasi first of all, may experience ako sa cooking, sa from the catering business. Experience ko sa Abon Vivant dahil sa French cuisine. Tapos, hotel and restaurant graduate ako. Ganun. So, para bang college ka na, babalik ka sa high school at mag-aaral uli. Kaya, napagdaanan mo na lahat yan. Ganun. Tsaka, it's more on, the school is more on theoretical than practical. So, it's just basically preparing you. The culinary school is preparing you to go outside to the field and, you know, apply whatever you've learned. Ganon. So, ano yung mga favorite awards nyo, Chef Rox? Para and, for people watching. Okay, mga culinary competition. During that time, there was this thing that was called Culinary Olympics. But and during that time, bago pa, hot food presented cold. Ganon. Ngayon, iba na. May mga black box, mystery box na, tsaka kung ano-ano. Please explain the black box. Yung black box, mystery box, kagaya ng chef. Bibigyan ka ng kahon, gamitin mo lahat. Pero, ayun na, kung ipapano mo i-highlight yung ingredient, paano mo dadali sa pedestal para ma-enhance the totality of your dish. Ano, kaya magaling na ngayon, pero ang iba ang competition to real cooking kasi ang competition is yung IQ mo, mabilis ka mag-isip. Ganon. Iba magaling diyan eh sa competition eh, pero pagdating sa lutuan sa restaurant, medyo may kahinaan sila dahil they cannot perfect it. Nakakompose sila pero hindi nila ma-highlight at ma-perfect kung ano yung talagang bumabagay sa pagkain. Ako more on the restaurant concept na ipe-perfect mo kasi when you first come out with a dish, it's not going to be perfect. Mag-evolve yan. May dadagdag ka, may babawasan ka, at may aayusin ka until you reach its perfection. Okay. Yeah. Bigyan ka ngayon, la chamba na lang. Ano mo yung kwento mo please about the black box? You said you won Master Chef in a black box competition. Okay. International, no? International. Okay, Guam lang to. Master Chef ng mga... Well, Guam is international. Chef Association ng Guam. Okay, ang nakalagay sa black box was may slab ng ribeye, may banana, ano pa ba? Bananang hilaw na hilaw. Tapos may lemongrass. Tapos may ano ito? Yung fruit basket. Ano yan? Yung ginagawa ng mga fruit bread? Breadfruit? Fruit? Breadfruit ba yun? Tawag doon? Yung parang bunga na parang langka. Oh, ang ginawa ko blacken tapos dinagyan ko ng nahirapan ako rin sa saging dahil yung saging hilaw na hilaw, pinakuluan ko anong ginawa ko. Mapakla pa rin tsaka matigas pa rin. So ang ginawa ko, kinutang ko na lang ng asupal. Ganun. Tapos ang ginawa ko sa hindi magandang quality yung beef. So trinim ko, tinanggal ko yung mga outer layer ng mga litid and out. Kaya ako nanalo sa tingin ko dahil pinakamalambot yung ko eh. Banana. Pinakamalambot yung beef ko talaga mag-melt sa mouth. So, tapos ang ginawa ko, hindi pa ako nag-uumpisa, linagay ko na yung mga saute pan,
ininit ko na, pina-red hat ko habang ginagawa ko. Tapos sinear ko lang ng mga 10 seconds. Talaga itim na itim, pero hindi mapakla ang lasa. Kinotan ko ng mga different kind of spices. Ang pinaka-basic, 4 different kinds of pepper, tapos garlic powder. Yun naman ang pinaka-basic, garlic powder, onion powder, konting oregano or basil, tapos may paprika, tapos sumac, cumin, at kung ano pa yung makikita mo. Siyempre sa pepper, may black ka, may red, may white, and wala. Lahat ng kulay ng pepper na makikita mo. And you won that, no? Master Chef yun, ano? Oo, nanalo ko. Pero yung latest, ano pa yun? Meron pa eh. May isa ka pa eh. May iba ka pang award eh. Ano ba yung ibang words ko? Nalimutan. Baka sagot. Kinalimutan yun eh. So siguro Chef Rox, so for me my final question, because I like the story, no. Moving forward, our industry was affected by pandemic, of course, no. But there's still a lot of people coming into the industry. And ano bang ma-advise mo? Kasi parang sa entire story mo, you're always ahead of your time, no? And even, you know, in all the competition. What can you advise them, the new chefs, that getting into this space? Obviously, it's different from the time you started, but what can you see in the horizon? The way I see it right now, it's a waiting game. Okay, it depends upon kung gaano kahaba ang PC mo. If you have a lot of money, then go for it. You can take the risk. Pero kung limited ano mo, right now the game is a game on positioning. Handa ka lang. Dahil hindi mo alam, magbubukas ngayon, bukas isasara. Paano yung mga investment mo, inventory mo. And ngayon, ang trend sa Guam, they're very, what do you call it? They take advantage. Very opportunistic meaning, sila. Nagtataasan ng presyo. Siyempre supply and demand, konti yung bukas, kailangan konti. So, in demand kayo. Kailangan friendly ka in terms of pricing. Mm-hmm. Ganon. And yung marketing sa pagtaas ng presyo. Tataas ka ng presyo, magbabawas ka ng portion. Kailangan pag may magtaas ka, may value. Dagdagan mo ng konti yung portion kahit hindi proportionate, pero makakakita ng konting change. Hindi yung magtataas ka na, magbabawas ka pa. So, it's very negative. Ganon. O kaya ayusin mo yung quality. Ganon. O liitan mo yung operation mo para you can go all out servicing the customer at the best of your ability. Nice. What about if you're struggling, all the struggles, do you think lahat na struggle mo from the beginning to the present was worth it? What are the lessons na mga nakailang first aid ka, sabi mo, di ba? Kasi ang ano eh, yung struggle mo, yung failure mo, at kung ano-ano man mangyari, it builds wisdom. Matututunan ka. May matututunan ka. At alam mo kung anong gagawin mo pag mangyari uli sa'yo. You will learn a lesson. It's like going a step backwards but two steps forwards. Parang ganun. Medyo wait and see ka. Tignan mo muna. Tsaka huwag kang masyadong matakaw. Tsaka maging maka-juice ka. One thing I can say, the formula he did in Catray was fine dining, affordable. Hindi yung fine dining na you can only eat there once a year on your birthday or anniversary. So when we were enjoying Catray, we could eat maybe twice a month because the fine dining na may foie gras, merong ribeye, pero the price was very, very reasonable. Lalong-lalo pa naman, yung mga the clientele of Chef Rox to start with was basically mga taga-UP.
number one priest, number one kuripot, number one reklamador, number one manggugulang, pare-pareho, ganun na kami. Natiis na siya. Number one negative. pero he went through it. One thing with Chef, and I think you're not mentioning it, a sense of humor with all the problems that came. The pagyo, the labor expense, the labor problems, the everything. May sense of humor pa rin ikaw. Diba? Hindi, kasi ito rin ang, ito rin ang training ko sa mga tao ko. The customer is always right. Kahit gano'ng katabang ng pagkain mo, pag sinabi nilang maalat, huwag ka na maingay. Huwag ka na sumagot sa gusto niyong palitan natin. Ganun na lang gawin mo dahil wala kang laban. Ganun ko. Ano sabihin nila ko? Ano pakiramdam nila? Wala kang right na sabihin. Hindi ho ganyan yan. Ganito yan. Hayaan mo lang sila. O hindi matatapos ang gera. Ganun, so, wala kang panalo. Wala ka namang gustong buntalin o hihingin. Thank you. Ang galing. Thank you, Chef Rock. Final question from me. What's next? I know we're still in a pandemic, no? But do you still have a bucket list in your in your career? What's next for you? It's a wait and see thing. I'm looking forward to a father and daughter partnership with my daughter Katrina. Ganon. Hopefully, early next year. That will be something to watch. Yes. And taste. So, but the daughter where is in Guam? The daughter is in Guam or in Washington? Saan? Now, she's in Texas right now. Pero yun ang inaano namin. Ang isang nag-pop up sa, siyempre, yung Filipino roots natin, mag-ano tayo, rotisserie, parang crispy pata or liempo. Yun. Parang sa andok. Umiikot. Tapos sa ilalim, tutuluan ng mantika niya, ibibase yung mga manok. Kung ano yung ilalagay mo rin. Oo, sikat na sikat yan ngayon. Trending yung mga lechon baka dito. Rotisserie na beef. Alright. Nancy, any final question or any final thoughts? Yeah, well, ang comment ko, Chef Rox has gone through a very long journey, and he, even if he deserves to retire and play golf every day, I think he wants to continue his culinary DNA to his daughter. Yes. And that's in the name of his mother and his Lola, and Sharon mismo si Chef Rox. So he's not gonna rest. He's tutuloy pa rin yan. He rear niya yung kanyang anak into his level. What's her name, Chef? Katrina. Doon ang galing ng Katre. Katre. Oh, Katre. Chef Katrina. I know. Yeah, I haven't lived and taste your restaurants before, but hopefully matuloy yung collaboration niya, and hopefully we can taste the food through Chef Katrina. Actually, when I was trying to write about it the first time or telling people, Katre, nakita ko, ano ba yung nagtitinda ba ng tama? Akala nila yung nagtitinda ng tama. So I explained to them, yung Katre. Friend, ano yun? Modern yun. Yes. All right. Final comment. Malu said, thank you. I'm not a chef, but I enjoyed it. Learn a lot. Hats off, Chef. Yes. Ako, I really learned a lot. Thank you for having me. Inspired with, sabi ko nga kay Nancy, kausapin na natin lahat ng mga kaklase mo. Everybody sa what I would call original gangster, no? In the young language, the OGs of, Philippine, culinary, di ba? And thank you for sharing. I'm sure you'll be inspiring a lot more people. To those watching, most especially on the replay, please, guys, please share this to all the people who are interested with food. And shout out to Chef Katrina. Can't wait to... Yes, Katrina.
Chef Anton, can you explain to some of the viewers kung saan yung replay? Kasi I got questions na how do they get to the replay? Because we have some classmates who also want to follow. Yeah, so you can actually watch it on the same link on the replay. But you can go to either facebook.com/ourawesomeplanet or youtube.com/ourawesomeplanet. And just make sure to like and subscribe para you can marami naka-line up ng mga chefs, no? Mga OG chefs that we'll be talking to in the next few weeks. All right. Thank you, Chef Rox. Any final thoughts, final message? Okay, basta stay safe. Dapat lahat tayo ay magpa-vaccinate para matapos ang lahat ito. Nancy. All right, maraming salamat. Thank you, Nancy. can you do a short clip?